Blessed day, church. Kamusta kayo? This is the last Sunday ng quarantine week. So, marami tayong pinagdaraanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung laban natin sa COVID-19. So, however, the Lord is still good. We know na sa kabila ng mga bagay na pangit na nangyayari sa atin, the Lord is still doing great things sa ating buhay, maging sa ating pamilya, mga bagay na sa paligid natin. One good example is the sun is still shining brightly. The sky is still blue. Everything around us, although may mga pagsubok, may mga problema tayo. But the moment that we learn kung paano hanapin palagi yung kabutihan ng Panginoon, we will always have thousands reasons to thank the Lord for every goodness. At isa sa pinakadakilang bagay na dapat lang natin pinagpapasalamat is our salvation. Regardless of all the things na nangyayari sa paligid natin, all these things are temporal. I'm not just trying to be toxic positive. May mga ganong term ng mga millennial, napaka-toxic positive mo naman, ang pangit na nangyayari sa paligid pero napaka-positive mo. But that is who we are, Christian. Ayan tayo mga Kristiyano, that whatever happens sa paligid natin, we know and we trust in the Lord that one day everything will be perfect again, sinless, and everything under control of the Lord. Isang araw yung kapagkasama na natin siya sa langit. But for now, habang nandito tayo sa mundong ito, we need to continue to be responsible sa ating mga actions. At tayo mga Christian, maging ehemplo tayo. Let's wear our mask, personal hygiene, and maging physically fit, maging healthy tayo. Kaya, church, magkikita na tayo next week. So, see you all. Alam ko, na-miss nyo ang isa't isa, na-miss ko rin kayo, at higit sa lahat, na-miss natin yung congregation. The people who come together and worshiping the Lord, our Father in heaven, together with His Son and the Holy Spirit leading us in a very powerful and meaningful worship. And itong mga nakaraang buwan at linggo, marami kayong mga napanood na video. At kung isa ka sa mga tao na hindi nakakakilala sa akin, ako pala si Pastor Louie. At kung nanonood ka ng mga videos namin, mga sermon clips, at ikaw ay malapit sa Tondo, Manila, we are inviting you this coming Sunday na magkakaroon kami ng worship service, and you can come freely. Kung gusto mo malaman yung details kung saan yung church at anong oras yung aming mga services, please message us sa aming Facebook page. And we will do our best to serve you as we serve the Lord, and all together we will worship and praise the Lord. Kung ikaw ay isang dating mananampalataya at nawala ang iyong faith sa Panginoon dahil sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo, mga pagsubok na pinagdaraanan mo, but because suddenly this COVID-19 has opened your eyes again, naniniwala tayo mga Kristiyano, mga pagsubok na pinagdaraanan natin, ayan ay mga bagay o paraan ng Panginoon para gisingin muli ang ating mga natutulog o mga namatay ng mananampalataya. Kaya kung ikaw ay isa sa mga tao na kung nanonood ka ng video na ito at naramdaman mo yung conviction, yung pangungusap sa iyo ng Panginoon, I am welcoming you to our church. And please message us, and hopefully na makita-kita tayo one day. And if you are part of the church and member of the church, I know you are so excited. Makita na yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Kung magkikita tayo sa Sunday, please follow our precautions measures, mag-mask, at susundin natin yung social distancing, at kung ano ng mga protocols ng sa gayon ay yung pananampalataya natin ay haluan natin ng mabuting gawa. Sabi nga, di ba, ang pananampalatayang walang gawa o mabuting gawa ay patay. Kaya kahit anong pray natin na, Lord, ingatan mo ko kung hindi ako maghuhugas ng kamay, hindi ako mag-iingat, at sabihin ko na walang kapangyarihan ang kaaway sa akin, pero ilalagay ko ang sarili ko dyan sa mga bagay na magpapahamak sa akin. Kapatid, sinabi sa James, at yun ang topic namin ngayon, maganda to. We will talk about faith.
kahit na anong pananampalataya mo at kung nilagay mo ang pananampalataya mo sa isang maling bagay, nagdudulot ng maling maling actions or wrong actions or sin, you are placing your faith in a wrong place. At sabi ni Santiago dyan, meron kang isang patay na pananampalataya. Sapagkat ang isang buhay na pananampalataya ay nagdudulot ng mga bagay na mabuti. Hanggang ngayon ay dumaraan ang ating church ang mga challenges, mga pagsubok, at may mga kapatid tayo sa pananampalataya na dumaan sa hirap dahil sa COVID-19. May mga mahal din tayo sa buhay na nawala, lumisan. Kami po, church, ay nakikiramay sa inyo. Nalulungkot kami dahil may ibang member tayo na hindi tayo nakapag-necrological service o funeral service. Pero dahil sa mga protocols ng gobyerno, pero ganun pa man, wholeheartedly, we are expressing our condolences sa mga kapatid natin na nawala na. Pero sa mga kapatid namin na patuloy na lumalaban at may pagsubok at may sakit, kasama namin kayo sa pananampalataya at panalangin na isang araw na ang ating Diyos ay tutugunin ang lahat ng ating mga bagay na hinihingi sa Kanya. Again, church, ito pala ang pag-uusapan natin this Sunday. And this is gonna be a great preparation para sa ating Sunday service. We'll talk about faith. So, last week, we talk about God's love, the way, the truth, and the life, mga foundational truth. And once we know the foundational truth, sapat na yon para magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga ni John, isinulat ang mga bagay na ito, at ang mga bagay na ito ay sapat na para manampalataya ka sa Panginoon. Anumang mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, sapat na yon. Hindi mo na kailangan pa maghanap pa ng kung anong bagay para maniwala sa ating Panginoon. Sapagkat kung titingin ka lang sa langit, sabi sa kanyang salita, masasabi mong may Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. At kung nakakagawa ka ng mali, mararamdaman mo sa iyong puso yung konsensya mo na may maling bagay na ginagawa ka. At sabi ng Panginoon, siya ang nagsulat noon sa puso mo, sa puso ng bawat tao. At para makatulong sa pananampalataya natin, ang sabi sa Romans, faith comes by hearing and by hearing the good news. Pakikinig ng mabuting balita. At kung walang magtuturo, paano na lang yung mga mananampalataya? Paano na lang magkakaroon ng mananampalataya? Kaya mahalaga na nanonood tayo ng mga preaching, ng mga sermons. Nakikinig tayo sa mga lingkod ng Panginoon na ginagamit niya para mangusap sa atin. And I'm so blessed and privileged na ginagamit niya ako para mag-share ng mabuting balita para sa inyo. And I hope na bago nyo ituloy-tuloy itong pakikinig na ito, you give yourself a couple of minutes. I-post mo muna itong video na ito and you pray to the Lord. You ask the Lord to give you conviction, revelation, sapagkat ang mga bagay na sasabihin ko ay walang saysay kung walang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Kaya iniimbitahan kita na isuko mo ngayon ang oras mo sa Panginoon. Maging tapat tayo sa paghingi ng tawad at asahan natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Faith, pananampalataya. So, ang faith ay madalas na kamukha ng pagtitiwala, di ba? O kaya naman, kamukha siya ng trust, ng belief. Pag sinabing trust in the Lord, parang sinasabi mo na ilagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. O kaya naman, believe, maniwala ka sa sinabi sa iyo ng isang tao. So, I'm putting my faith in you. I have faith in you. So, yung mga bagay na yan, magkakamukha yan. Yung trust, yung believe, and yung faith. So, para silang magkakahawig na, magkakahawig na kahulugan. Pero ang faith, isa siyang bagay na napaka-espesyal para sa Panginoon. Alam nyo kung bakit? Una, pag-usapan muna natin ang trust. Ang salitang trust ay tiwala. Pag sinabing trust, more on personal yan. Parang ako bilang tao may tiwala sa isang tao, sa partner, sa magbulang, sa kaibigan. Kumbaga, pag sinabing trust, ito ay something personal para sa ating dalawa or relationship. Yan, sa relationship ginagamit. Pag sinabi namang believe, ayun ay bagay na paniniwala sa isang bagay na nangyari. O kaya naman, naniniwala ka sa isang personalidad, sa isang scenario. O naniniwala ka sa isang facts
or sa book, sa documents, ayun yung bagay na parang nakita mo ng with information or knowledge. Pero ang faith ay iba. Ang faith is more on spiritual. It is so special. It is para sa akin, it's a divine trust. Isang pagtitiwala na hindi mo pwedeng ibigay sa tao. Pagtitiwala na hindi mo pwedeng ibigay kahit kanino o hindi mo pwedeng ibigay kahit sa mismong sarili mo. It's a divine trust na pwede lang natin ibigay sa ating Panginoon. So let's dig on it. Ang sabi sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things unseen. Pag sinabing faith, ito ay isang bagay ng or confidence sa isang bagay na hindi mo nakikita. Now, sa ating mga Kristiyano, ang problema sa atin ay may ilan sa mananampalataya, ang sabi nila, just believe and don't ask. Basta maniwala ka na lang sa Panginoon. Basta buhay siya at isang araw, baka sakali. Totoo yung mga nakasulat sa Bible. Pero alam nyo ba, the reality of a Christian life is skyrock ang ebidensya ng mga nangyayari about kay Jesus Christ, sa scripture, kung paano nasulat yung Bible, yung mga nangyayari sa history. Napakarami nating historical evidence that the Bible is true, that what is written on the Bible happened. Kung ano yung sinasabi sa Bible is the basis, even the morality. On the other hand naman, ang nagiging problema, may mga Kristiyano naman na gusto palagi ng facts, gusto lagi ng evidences, gusto palagi naghahanap ng bagay ng ebidensya ng kanilang pananampalataya, which is very unhealthy para sa mananampalataya. May mga Kristiyano kasi sa kabilang banda, basta maniniwala ako totoo ang Diyos, pero they are not doing their research, they are not doing their effort kung yung pinapaniwalaan ba nila ay talagang may basihan. On the other hand naman, sa kabilang banda, may mga tao naman na gusto palagi ng pruweba, gusto palagi ng ebidensya, and that what makes them to tumalikod sa Panginoon. Sapagkat, alam mo ba ang sabi ni Jesus Christ sa mga tao? Sa mga Pariseo, kung ikaw ayaw mo talagang maniwala sa akin, kahit pa anong gawin ko, hindi ka maniniwala sa akin dahil decision mo na yan. Ayun yung palaging sinasabi ni Jesus Christ sa mga taong ayaw maniwala sa kanya. But the Lord is good. Hindi niya tayo, maniwala ka sa akin, basta ako ang Diyos. No, the Lord our God is full of wisdom. But at the same time, yung paniniwala natin sa Kanya, pagtitiwala natin sa Kanya, hindi lang dapat based on facts, based on evidences. And this where it papasok yung pananampalataya. Again, our faith has a lot of documents and evidences that kung ano yung mga nakasulat sa Bible, and what amazes you is yung mga contradiction ay makikita mo walang contradiction sa Bible. At the same time naman, kung ikaw yung tao na laging maghahanap at hindi na ako kontento, maybe the problem is not evidence or facts. Maybe the problem is your heart. Baka ayaw mo na lang maniwala sa Panginoon. Sa kabilang banda naman, baka naman hindi baka tinatamad ka lang, or kailangan kasi nating gawin 'yun eh. Kailangan nating magkaroon tayo ng paninindigan sa pananampalataya. Kailangan depensahan natin yung pananampalataya natin. Yung iba tamad lang eh. Basta maniniwala ako sa Panginoong Hesus siya ang Diyos. Well, that is not bad. Pero hindi yun yung sinabi ng Panginoon eh. God wants us to seek Him daily. Hanapin natin siya. Kaya, now we will talk about faith. Ang sabi ng Panginoon, manampalataya ka sa akin. Alam nyo, iba yung mga blind followers. Yung mga yun nga sinabi ko, mga blind followers, basta maniwala ka. Huwag ka na magtanong. Ang totoo, hindi ganun ang Christian faith. Tayo, mga Kristiyano, naniniwala tayo sa Panginoon because meron tayong pananampalataya. And that is what called faith nga. Pag sinabi mong faith,
na hindi ka bulag, hindi ka blind follower, pero may nakikita ka na hindi nakikita ng tao. Parang anong pinagkaiba nun? Wala kang nakikita, pero sa kabilang banda, nakakakita ka pero hindi mo pa makita. Magkaiba yung dalawa na yun. Iba kasi yung bulag eh. Yung bulag, wala talaga nakikita yan. Yung mata niya ay natakpan na. At sabi nga sa Bible, ang kanilang mga mata ay natakpan na ng kadiliman, ng karumihan ng mundong ito. Pero sa kabilang banda naman, ito yung faith. Naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Do you believe God? Naniniwala ka ba sa Kanya kahit na hindi mo siya nakikita? At naniniwala ka ba na isang araw siya ay babalik, nananampalataya ka sa Kanya, na isang araw ay ililigtas Kanya ang buong pamilya mo? Ayun yung pananampalataya. Iba yung bulag, iba yung nakakakita at hindi pa niya nakikita yung patutunguhan niya. At iba yung siguradong sigurado ka sa iyong ginagawa pagdating sa pananampalataya mo. Halimbawa na lang ng isang magandang illustration. Halimbawa, exercise. Alam mo yung exercise na maganda sa katawan mo. Alam mo na with intelligence and knowledge na ang exercise magbibigay sa'yo ng magandang bagay. At the same time, gusto mong maging healthy. Diba? Passionate ka na maging magkaroon ng malusog na pangangatawan. So, kung titignan mo, ang tao, alam naman nila na mahalaga yung exercise. Sa kabilang banda, gusto rin nilang mag-exercise. Pero bakit maraming tao ang ayaw mag-exercise? Ayaw nilang i-stretch yung kanilang mga katawan. Bakit? Ibig sabihin, kulang yung knowledge, kulang yung information, kulang yung facts. At kulang din yung passion, kulang din yung desire, kulang lang yung gusto. Alam mo yung mga taong gumagawa ng bagay na hindi nila kayang gawin. Sila yung mga taong may pananampalataya. Kasi sigurado sila eh. Kulang lang na alam ko naman eh. Alam ko na maganda para sa akin. Gusto ko rin naman eh. Kaso bakit hindi ko magawa? Meron kasing nawawala. At yung isang substance na yon ay yung faith. Faith is the substance of the things unseen. Kabatid, sa mga oras na ito, alam ko, you know, with all the things, I know you believe Christ. At the same time, gusto mo rin siyang sundin. Gusto mong gawin yung mga bagay na pinapagawa niya. Pero hindi mo magawa. Alam mo, ngayong araw na ito, sinasabi ko sa'yo, kailangan mo ng faith, ng mas malaking pananampalataya sa Panginoon. Minsan napo-frustrate tayo na pagkagising natin sa umaga, Lord, gusto ko nang gawin to, pero bakit di ko magawa? Alam ko naman na tama, alam ko naman na mali, at gusto ko naman gawin, at bakit hindi ko magawa? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kapatid, ang pananampalataya, hindi mo yan makukuha through knowledge and information or through desire lamang. Ang nagbibigay niyan ay ang Panginoon. So special that we cannot earn it. Ang Panginoon ang naglalagay sa atin, nagbibigay sa atin ng pananampalataya. At binibigyan niya tayo palagi ng pananampalataya at may responsibilidad tayo sa pananampalataya na ibinigay niya sa atin. So let's talk about this kind of faith. At lagi natin tatandaan na nothing can please God without faith. Alam mo, anong ibig sabihin ng Panginoon? Bakit hindi ko siya malulugod na wala akong pananampalataya? Alam mo, if you are a person walking ahead at hindi mo nakikita every step madilim, hindi mo alam kung ano yung matatapakan mo, mahuhulog ka ba? At pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Alam mo, when you step forward, iba'y nararamdaman ng Panginoon. He is pleased. Bakit? Because you are putting your full dependence on the Lord. Diba, may mga pagkakataon, may hinihingi ang Panginoon sa atin. At sabi, parang, Lord, parang napaka-nonsense. Parang bakit isusuko ko to? Alam mo namang, ito lang yung kailangan ko. Ito yung nagbibigay sa akin ng suporta. Bakit kailangan kong tanggalin to? But the Lord is pleased when people obey.
to Him. Ikaw ba, naramdaman mo na nagtitiwala sa isang tao? Di ba, ang sarap sa pakiramdam na nagtitiwala sa yung tao. But then again, ang faith ay iba sa tiwala. Pero gamitin natin yung para mas madali natin maintindihan. The moment na nananampalataya tayo sa Panginoon, naniniwala tayo na isang araw na babalik siya, susunduin niya tayo, makakasama natin siya, nananampalataya tayo na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at nabura niya na ang lahat ng ating mga pagkakamali kung susuko tayo at tatanggapin natin ang ibinigay niyang kaligtasan sa atin. Alam mo, that please God, isang mabangong samyo yan, kumbaga sa isang luto, isang mabangong amoy yan sa Panginoon, naaamoy niya yung pananampalataya natin. Gustong-gusto niya nananampalataya tayo sa Kanya. Gusto mo ba sumaya ang Panginoon ngayong araw? And the Lord is speaking to you into your heart right now. He wants to tell you that He loves you so much that He gave His only Son for you. Sobrang mahal ka ng Panginoon at ibinigay niya ang sarili niyang buhay para sa ikaliligtas ng kaluluwa mo. Alam mo, kung hindi ka mananampalataya doon, wala nang ibang magliligtas sa'yo, kundi yun na lang. Pananampalataya mo na ikaw ay niligtas ng Panginoon sa kamatayan, sa kasalanan natin. Faith is so special kasi kapag ikaw nanampalataya ka sa Panginoon, ito yung mga bagay na mararanasan mo. Miracles. Yan. Yung faith dyan, madalas gumagana yan eh, sa miracles. Bakit naman? Kasi kapag ang faith is something spiritual yan. It is your trust, your divine trust, your divine belief in the Lord. Of course, when you believe a spiritual being, the supernatural Holy One, that is faith. And sabi ko nga kanina, example ko, di ba? Gusto mo magbago pero di mo magawa, alam mo mali at tama, gusto mo na, ayaw mo nakikita, na nasasaktan yung mga tao sa paligid pero di mo mangyari. Transformation only happens in faith. Mananampalataya sa Panginoon. Kulang yung information. Kahit anong research mo kung paano makalaya sa isang addiction, siguro mawala yung specific na addiction sa isang bagay. Pero, mapapalitan lang yun ng ibang bagay. But, the Lord is the only one who can fully transform a person. And that is true faith. More than knowledge, more than research, more than science, only faith alone can save us. And supernatural things, iba. Kaya nakakaranas tayo, there are times that when we worship the Lord, parang walang COVID-19 kung makapag-worship ka. Diba? Kung makapag-worship ka, parang wala kang sakit kung makapag-samba ka sa Panginoon at maglingkod. Diba? Dapat desperado ka na eh. Dapat dismayado ka sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo eh. Pero because of your faith to the Lord, the faith that God has put in your heart, kakaroon ka ng kapayapaan. Nararanasan mo yung bagay na hindi nararanasan ng mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Yung pamilya mo ang gulo-gulo na pero ikaw payapa ka pa rin. Yung paligid mo, yung buong mundo, umiiyak na rin, hindi alam gagawin. Pero ikaw, nagagawa mo pa rin umawit, sumamba sa Panginoon. At yun yun ang pananampalataya. Now, one example of faith sa Bible is dead faith. Babasahin natin sa James 2, verse 19 to 22. Alam nyo, kahit ang mga demonyo, may pananampalataya yan. Naniniwala sila sa Diyos. Kaso, ang malaking problema, meron nga silang pananampalataya, pero, sige, basahin ko, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit, nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang gawa ay baog o patay? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa dambana?
Ngayon makikita natin dito na kahit ang demonyo may pananampalataya. Naniniwala sila kay Jesus Christ is the Lord and Savior. Pero ang problema sa kanila, yung pananampalataya hanggang pananampalataya lang, hanggang sa naniniwala lang sila sa kay Jesus Christ. Pero hindi sila gumagawa ng mga mabuting bagay. O yung pananampalataya nila hindi nagbubunga ng mga bagay na mabuti. At sabi dito ni Santiago, kung ikaw naniniwala ka sa Diyos, mabuti yan kapatid. Very good. Kahit ang mga demonyo, nanginginig pa. Ikaw, nanginginig ka ba kapag naalala mo kung gano'ng mabuti ang Panginoon? Baka hindi. Baka pag nag-pray tayo, di ba minsan nakakatulog ba tayo? Pero ang demonyo, hindi. Pag nakikita nila si Jesus Christ, nanginginig sila sa takot. Pag nakikita nila ang presensya ng Panginoon. Pero tayo, di ba? Minsan kapag nasa church tayo, minsan nakakatulog ba tayo? Di ba? Talo pa tayo ng pananampalataya. Pero itong sinasabi ni Santiago. Ang sabi niya, ang pananampalatayang walang mabuting gawa ay patay. Iiwan ko na sa iyo yan, ang mensahe na yan. Kapatid ko sa pananampalataya, hindi sapat na naniniwala tayo sa Diyos. Hindi sapat na alam natin na mahal tayo ng Panginoon, na niligtas niya tayo. Pero sinasabi dito, kung ang pananampalataya mo talaga ay tunay at buhay, magkakaroon ito ng isang impact or epekto sa paraan ng iyong pamumuhay. May mga tao kasi, di ba, na ang pananampalataya, ginagawa nilang magic. Kumbaga, di ba, isa sa mga paborito ko nung bagong Christian ako is faith can move a mountain. And this is a great story. Nung minsan nasa outdoor fellowship kami, we are worshiping the Lord, may nakita ko isang malaking bundok. Napakalaking bundok. Sa bundok na yon, sabi ko, Lord, I can move mountain. Ayan, so, in Jesus' name. Of course, you know what happened. If faith can move mountain, bakit hindi ko nagalang yung bundok na yun? Ibig sabihin mo na wala akong pananampalataya? Hindi. May mga tao kasi, nakatulad ko noon, ang pananampalataya, ginagawa nilang para sa sarili nilang kapakinabangan. Kung napagalaw ko yung bundok, kung napakayabang ko, napaka-powerful kong Christian, di ba? Ang sabi dito ni Santiago, kung ganong klase yung pananampalataya meron ka, patay ang pananampalataya. And at that moment, I'm still in the process of knowing God. May mga panahon pa, umuulan. No? Kaya patigilin mo yung ulan. O kaya naman, may mga bagay na alam ko mali, pero pupunta pa ako dun, tapos susubukin ko ang aking pananampalataya. And I remember one time, sabi ko, sobrang on fire ako sa Panginoon. Ano yun eh, parang overnight yun eh, parang retreat yung kumbaga tawagin. Sabi ko, Lord, hinahamon kita. Ayan. Alam yung nangyari sa akin. Yun, bumagsak ako sa pananampalataya. So, ang pananampalataya ay buhay kung nagdudulot ito ng mabuting bagay. Ngayon, ikaw kapatid, kahit sabihin mo na may pananampalataya ako sa Diyos, hindi ako magkakasakit, hindi ako mahahawa sa COVID-19, pero labas ka ng labas. Hindi ka naglilinis ng pangangatawan at napaka-unhealthy ng living mo. Is the faith that you have is alive. And God is telling us na tama, ang pananampalataya ay isang makapangyarihang bagay kung inilalagay natin sa isang tamang paraan. Ginagamit sa tamang paraan, ilalagay sa tamang lugar. Di ba may mga minsan pa, di ba sabi sa Bible, kung kayo ay tunay na mga tagapagturo, kapag uminom kayo ng lason, hindi kayo mamamatay. Alam nyo, mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag natin subukin ng Panginoon. No? Darating yung panahon, baka ilagay ako doon ng Panginoon na para patunayan ko. Pero hindi ko dapat ilagay yung sarili ko sa ganong sitwasyon. Dahil sa ganong paraan ay susubukin ko siya. At meron akong masamang motibo kapag ganun na ako ang I'll test you God kung totoo ka. But we should know that the faith or living faith produces good fruit. So if you want to move a mountain,
before you move a mountain, there is a greater thing na mas mahirap kaysa magpakilos ng bundok. Alam mo kung ano? Tumigil sa panonood ng pornografiya. Tumigil sa pagmumura. Tumigil sa mga bagay na hindi maganda sa iyong katawan. Tumigil sa mga bagay na kasisira sa iyong pamilya. That is more than moving a mountain, literally. Kapaisip tayo lahat, no? Minsan, gusto natin palagi himala. Gusto natin magpagaling para mapatunayan ko na may pananampalataya ako, no? The Lord is telling us that faith produces good works. Yeah, kapatid, before you, pag nag-outing kayo, wag mo ilahad yung kamay mo at ilipat yung bundok sa kabila at tumalon. Kawawa naman yung mga matatabunan ng tubig. Diba? But God is telling us that is a very great illustration, eh. That if you have a faith small as a mustard seed, alam mo kung gano'ng kaliit yung mustard seed? Napakaliit. Mamaya pag-uusapan natin yung about sa mga maliliit na pananampalataya. But it creates a gigantic tree. Na kapatid. Minsan may mga sinusubok natin Panginoon, no? Pero huwag natin subukan ng Panginoon. Let God test us. Hayaan mo siyang sumubok sa atin. Ilalagay niya tayo sa mga pagsubok kung saan patitibayin niya yung pananampalataya natin. Huwag natin ilagay yung ang Panginoon para subukin siya. Kasi wala tayong karapatan subukin ang Panginoon. Ngayon God is telling you, is asking you, move your mountain. Your own mountain. Di ba yung mountain, napaka-imposibleng itulak niyan, iurong o kahit sino, kahit sa modern times, kahit sa panahon natin, hindi mo mapapaurong ang bundok, napaka-imposible. Ganon din yan sa ating pagmumura. Di ba parang napaka-imposible ata na hindi na ako magmumura o magsisinungaling o mangungupit o magiging di ba? Maraming ganong bagay. But God is telling us that living faith o yung buhay na pananampalataya ay nagdudulot ng mga bagay na mabuti. Meron ding nabanggit sa Bible about sa small faith o maliit na pananampalataya. At iniiyalin tulad ang maliit na pananampalataya tulad ng isang mustard seed. Ngayon kumuha ko na isang maliit na bato. Nakikita nyo ba tong bato na to? Ito? Hindi nyo nakikita, no? Kasi sobrang liit yan. Lalapit ko. Ayan. Nakikita nyo na ba? Gano'ng kaliit? Okay. Sobrang liit niya, no? Sobrang liit na halos hindi na makita ng naked eye. Kung gusto mo siya makita, kailangan titigan mo siya maigi at hanapin mo, sadyain mo intentionally. Tignan mo kung gano'ng kaliit tong bato na to. At alam mo ba ang mustard seed? Mas malaki pa itong batong maliit na to sa mustard seed. Siguro nung mas malaki pa to ng times 5. Ganun kaliit yung mustard seed. Babasahin ko sa inyo itong isang story sa Bible, Matthew 8:23-27, and alam nyo, I was surprised. Ito rin yung message si Pastor kanina umaga. And we have the same conviction to tell you that this is the message of the Lord this Sunday. Sumakay sa bangka si Jesus at sumama sa mga tagasunod niya. At habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising, "Panginoon, iligtas niyo po kami. Malulunod na tayo." Sumagot si Jesus, "Bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya." Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at biglang kumalma ang tubig. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, "Anong klaseng tao? Anong klase ito? Kahit ang hangin at ang alon ay napapasunod niya." Alam niyo, this story na to, si Jesus kasama niya yung talagang mga followers niya. Sila yung talagang kasunod niya, yung mga nakakita talaga ng eye to eye ng mga himalang ginawa niya. Pero nung panahon na umulan, natakot sila. Alam mo minsan, no, gusto natin pananampalataya natin na lumalaki or lumalago siya sa pamamagitan ng experience sa ibang tao. Pero hindi ganun, eh. Ang pananampalataya natin ay lumalago
by our personal experience. Hindi yung kung ano yung pinagbago ng tao na tapos kukuha tayo doon para lumago yung pananampalataya natin. Hindi. The Panginoon will give us a special moment kung saan lalaki yung pananampalataya natin sa Kanya. At sa mga panahon ito, ito yung mga tagasunod niya. At alam nyo ba, sobrang awkward. Alam naman nila kung gaano ka-powerful si Jesus Christ. And God has put them and revealed to them, pinakita sa kanila na ako ang anak ng Diyos, manampalataya kayo sa akin. Pero alam mo yung scenario na yun? Sobrang laki ng pagsubok at sila na ang sinusubok. Pananampalataya na nila yung sinusubok. Samantalang tayo, no? Kapag sinusubok yung pananampalataya ng iba, parang ang daling sabihin na, okay lang yan, pagsubok lang yan para sa pananampalataya mo lang tumibay. Pero pag tayo na nasa pagsubok, nakakalimutan na natin na isa itong malaking pribilehyo para yung ating pananampalataya, tumaas ng tumaas at lumago ng lumago. Alam mo ba sinabi dito ng mga tagasunod niya? Panginoon, iligtas niyo kami. Tumpalang panalo na eh. Contradicting eh. Sabi, Panginoon, iligtas nyo kami. Malulunod na tayo. Alam nyo, okay na sabihin, Lord, malulunod na kami. Hindi. Ano sinabi? Malulunod na tayo. Kasama ka sa mamamatay. Gumising ka dyan. No. Ganun nangyari sa pananampalataya. I know, it's really a funny story kung pananoorin natin because we know the ending. Alam mo, ganun din tayo. Pag dumaraan tayo sa pagsubok, mga kapatid, para hindi tayo malunod sa pagsubok, tumingin tayo sa ending natin. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa atin in the next eternal years kasama natin ang Panginoon. Para hindi tayo nalulunod. Tayo kasi tinitingnan natin kung ano yung pagsubok natin ngayon. Eh. Nagugutom ako ngayon. Ano mangyayari sa future ko, sa magiging pamilya ko. Pero if we look into the eternal future, ganun ba sa tingin mo magiging reaction mo? Diba? Malulunod na tayo. Sobrang liit. Pati si Jesus Christ, dinamay nila na mamamatay daw si Jesus Christ. Nakalimutan na. Minsan, parang pag iba na mo, problema, okay lang, kaya mo yan. Pero pag tayo na, parang halos wala na. Nawawala tayo sa sarili. Nawawala tayo sa vision natin. And God is telling you, kung ikaw ay sa mga kapatid ko sa pananampalataya, mga kasama ko sa pananampalataya at nalulunod ka na sa mga bagay na nangyayari sa'yo, look into the beyond. Higit pa sa kaya mong isipin, higit pa sa kaya mong maramdaman, dun ka pumunta at huwag mong tignan ang pagsubok masyado. Oo, nandyan yan. Hindi natin matatakbuhan yan. Pero kung magpo-focus tayo, mawawala tayo sa ating, sabi nga sa Hebrews 11:1, the confidence on the things unseen. Alam ko hindi mo pa nakikita kung ano yung patutunguhan ng pananampalataya mo. Pero let it be your confidence in all the things sa pagdaraanan mo. Maging isa kang magandang inspirasyon sa mga tao na may pagsubok. Kristiyano, iba ka. Iba ka sa mga tao may problema. Kapag may problema ka, ikaw yung isang tao na makikita nila nakangiti, hindi natataranta, hindi nalulugmo, kundi nakakatayo. Hindi dahil sa kalakasan meron ka, kundi sa kalakasan na binibigay sa iyo ng Panginoon. Sinabi nila, bumangon si Jesus, pinatigil ang hangin at ang alon, biglang kumalma ang tubig. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin, mga alon ay napapasunod niya. Their eyes are open. Kung titignan natin sa ibang verses, sinabi dito ni Jesus Christ, sa ibang pagkakasulat nito, napakaliit ng inyong pananampalataya. May sinabi pa, sa isang illustration nito, nasaan na yung pananampalataya nyo? Hindi dahil wala silang pananampalataya. Meron eh. Ang problema, sa kinikilo sila halos hindi na makita. Nananampalataya sila sa Panginoon. Nataranta sila. Kahit si Jesus Christ sinabi nyo, malulunod ka na din kasama na. No. Sa gitna ng ating mga pagsubok, hayaan mo na yung mga tao sa paligid mo makita yung pananampalataya mo. Ikaw kapatid ngayon sa pagsubok ngayon o sa mga pagsubok na pinagdaanan mo, ano yung nakita mo? Nakita mo pa ba yung pananampalataya mo o halos sobrang liit ng pananampalataya mo at hindi na makita sa iyo at hindi na makita, hindi mo na rin makita sa sarili mo yung pagsubok o yung pagiging mananampalataya mo. But God is telling you, so gracious
is pouring out His mercy and grace upon you, that He understands you. Katulad ng ginawa niya, sinabihan niya yung mga tagasunod niya para sa susunod na pagsubok ay hindi na ganito yung maging reaction nila. Ikaw ba kapatid, yung tipo ng tao, paulit-ulit na lang yung reaction mo sa mga pagsubok mo at hindi nagbago yung pananaw mo kung paano mo masusolusyonan? Halimbawa, may mga tao na yung pagsubok sa buhay nila hindi na nagle-level up, no? Laging yun na lang, problema sa pera, problema sa ayun nga, yung mga maling pananalita, diba? Pero dapat tayo mananampalataya habang tumatagal na Kristiyana tayo. Paiba naman ang paiba. Kaya nagiging boring yung Christian life natin kasi hindi natin ini-exercise yung faith natin eh. For example, to exercise your faith, kapag nananalangin tayo, huwag yung sa isip lang. Huwag ka lang mag-daydream na, ikaw ba, kung talagang alam mo, naniniwala ka, nakausap mo ang Diyos, pagkausap mo siya, siyempre, magsasalita ka, di ba? Pero may mga tao minsan nakakaya sa paligid. Pwede ka naman bumulong eh. Kasi when you do it, when you are doing action eh. Sabi nga, di ba, faith without action is dead. So when we ask God something, we pray, di ba? Lumuluhod tayo. And ginagawa natin lahat ng paraan natin to do it in our action. And number one thing is to pray and also declare. Sabi nga na isang preacher na ang pananampalataya ay pera ito sa langit. Kaso mga Kristiyano, napakakuripot. Bakit? May gusto siya pero ayaw niya ipag-pray. Ayaw niya i-declare, Lord, I declare, akin na yan. Ayun ang problema sa ating mga Kristiyan eh. Sabi nga, di ba, na kaya hindi mo makuha kasi hindi ka humihingi. You are a son of God. You are the children. You are the heir. Ikaw ang tagapagmana. May mga tao ang liit ng tingin nila sa pananampalataya nila. Kaya bubulong na lang. Ganun na lang. Mananahimik na lang. Alam ko naman, Lord, alam mo na eh. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, faith is a act of communication sa ating Panginoon. Kaya kapatid, when you are praying, say it with your mouth. Act upon it. Ikilos mo. Huwag yung sa isip ng, alam mo na, Lord, hanggang sa nakatulog ka na. Eh, mga habits natin, mga Kristiyano, no? So, una, dead faith. Mga lawa, small faith. Di ba nakita natin kung gaano kaliit yung bato at yung mustard seed, sobrang liit. Lord, bakit sa dami ng illustration may mga mas maliliit dyan? Alam mo kasi, ang nakakamangha sa mustard seed, yung mustard seed, sobrang liit niya at halos hindi mo makita yung buto niya. Pero kapag naging puno siya, sobrang laki niya. Napaka-gigantic. Kasi buhay. Kumpara sa bato na hinawa ko kanina, patay yun eh. Kahit itanim ko yun, kahit diligan ko, arawan. Hindi tutubo yun eh. But compare it to pinakamaliit na nare-recognize ng mga tao nung panahon niya. It's the mustard seed. Hindi dalawang mustard seed para maging puno. Isang mustard seed lang is enough. Ganon kaliit. And it will create a gigantic tree. At yung puno na yun, magdudulot din ng mas maraming buto, mas maraming mananampalataya. Ganon din ba nakikita mo sa sarili mo? Like ng 12 disciples, no? That 12 lang sila naman magagawa nila. Mga duwag, mga may mamamatay tao pa. May mga tumalikod kay Jesus Christ kahit na nakita, di ba? Pero ano nangyari? Sa pananampalataya nilang napakaliit noon. Kahit si Pedro, tinatwa niya ang Panginoon. Pero ano nangyari sa 12 disciples? Right now, we are millions believing in Jesus Christ. At ganun din ba tingin mo sa'yo? Isa kang maliit na mustard seed. But one day, if you continue to fill your mind with the Word of God, diligan mo ng diligan, hayaan mo na punuin ng sustansya ang iyong kaluluwa ng salita ng Diyos. And one day, magugulat ka na lang, ang dami mo nang na-impluensya na tao. Ang dami mo ng tao na tutulungan. Ang dami mo ng tao na nailigtas sa kapahamakan. Because God has designed you to have a great faith upon Him. As sabi sa Hebreo, that Jesus Christ is the author and perfecter of our faith. Alam ko hindi pa perfecto pananampalataya natin. Madalas, di ba, parang ang liit ng pananampalataya talaga natin. But give your time. Give yourself a time. Let God take over. He holds the perfect timing kung kailan lalago pananampalataya. Kasi siya nagbibigay nun. Ngayon, so wala na akong gagawin. Mananampalataya ako sa Panginoon. Hindi. Ang sinasabi ng Diyos is, di ba,
Kung parang halaman yan, diligan mo ng diligan, paarawan mo, alagaan, itingatan mo. Yung pananampalataya mo. Diba, sabi nga sa Bible, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya, ang iyong kaligtasan. Ganon din sa Panginoon. At kung gagawin natin yon, we are co-partner with the Lord, our faith will grow one day. Magugulat tayo isang araw, wow, yun ang nakaraming tao ang nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ko. Maraming tao na ayos ang buhay because of the privilege that God has given me. Hebrews 11:1, now faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of things not seen. Iba yung bulag, iba yung sa nakakakita, pero hindi pa niya nakikita yung patutunguhan niya. Kabatid, right now, the Lord is telling you, alam ko na hindi mo ba nakikita, pero be confident. Alam mo kapag ikaw confident ka, gagawin mo isang bagay kasi sigurado ka, di ba? Kung hindi ka sigurado, di mo gagawin. And that's what faith is. Faith is producing good works. We are saved by the grace through faith in our Lord Jesus Christ. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, tayo ay naligtas. Kaya, this is our last realization. Sa gantong panahon, ang mga tao ba, dahil sa pananampalataya mo sa Diyos, hindi ka na minsan nila maintindihan sa mga bagay na ginagawa mo. May mga pagkakataon ba na parang, bakit ganyang ginagawa mo? Bakit? Parang sobra naman ata yung ginagawa mo for the sake of your faith para sa Panginoon. Alam mo kapatid, dapat ganun palagi yung attitude natin. Dapat lagi may nakikita sa atin ang mga tao. Dahil sa pananampalataya natin. Bakit ganyan ka magdamit? Bakit di ka bakit hindi mo ipakita yung katawan mo? Kasi yun yung gusto ng mga lalaki ngayon. Bakit ayaw mo na makipag inuman sa amin? Bakit parang ayaw mo nang gumawa ng mali sa asawa mo? Bakit parang nag-iba yung pag-uugali mo, pananalita mo, pag-iisip mo? Bakit hindi mo na pinapanood tong paborito nating babae noon? May mga ganun tanong ba sa iyo yung mga tao? And I'm telling you right now, whatever sacrifices that we are doing for the sake of the gospel, for the sake of the Lord, it is all counted and rewarded in heaven. Kailangan lang natin maging faithful at magantay sa huling panahon na makasama natin ang ating Diyos sa buhay. Life is not a race. Kapatid, ang buhay natin ay hindi karera. Life is a marathon. Hindi to pabilisan, hindi to paunahan, hindi to pagalingan, hindi to parangyaan, kundi ito ay patotohanan. At hanggang huli, dapat tumutuloy ka sa kung ano pinapaniwala mo at yun ang pananampalataya mo. Pag nakikita ka ba ng tao, parang nakikita ka nilang isang baliw. Parang may nakikita to na hindi ko nakikita. Kabatid, I encourage you, continue to look on the things that are unseen. Hindi nakikita ng mga tao. Baliw na ata yan. Ganun talaga eh. Sino ba naman tao? Normal ba yun? Na maniniwala ka sa bagay na hindi mo nakikita? Because that is faith. You believe in the Lord and one day we will see. And yung mga maliit na bagay na sakripisyo natin dito sa mundo, panandalian lang naman yan eh. And alam niyo po ba kung nasaan ako ngayong lugar? Ako po ay nasa cementerio. Ayan, may magandang model doon. Multo ata yan eh. Mga kapatid, sa pananampalataya, alam mo hindi dapat ako dito magre-record eh. At dito lang kami napunta ni Ivana. Pero malapit lang kasi ito sa amin. Wala pang ilang minuto. Siguro mga 5 minutes lang. But I know this place will be a great message to us that life is short.
Maiksi lang ang buhay natin. I'm inviting you to place your trust, your belief in the Lord. Put your faith in Him. Manampalataya ka, kapatid. Ayokong maging tulad tayo. Kanina habang nag-pray ako, sabi ko, Lord, ayokong matulad yung mga tao na makakasalamuha ko, na mamamatay na lang nang hindi ka nila nakikilala, nang hindi nila nare-realize yung mga bagay na gusto mong ipakita sa kanila. Lord, I pray na magkaroon ako ng tunay na pagmamahal sa mga tao ito. Alam niyo, tulad niyo rin ako, na nasa proseso din ng paglago ang aking pananampalataya. Wala sa palakihan yan. Wala sa pagalingan. Wala sa video quality. Wala sa pagiging charismatic sa pagsasalita. Faith is like a marathon. Kung gaano ka kabilis, okay yun. Pero what matters in a marathon is kung paano matatapos ang karera mo. Ngayon, sa COVID-19, sa mga pagsubok na pinagdaanan mo, pinagdaraanan natin, hihinto ka na, kapatid? O magpapatuloy ka? You've been fighting a good fight, magpatuloy ka, huwag kang huminto sa karera mo. And continue to be confident. At kung nakikita mo sarili mo na parang lumiliit yung pananampalataya mo, palabo ng palabo yung focus mo sa eternal life, pray to the Lord. Ask Him, Lord, give me bigger faith. Gusto ko mananampalataya pero hindi ko magawa. Bakit ganito? And let the Lord convicts you. And let the Holy Spirit fill you. As what I've said, faith is more than our thoughts, more than our emotion, our passion. It is a supernatural thing, and let the Holy Spirit fill us. And as we experience miracles, as we experience transformation, as we experience His power, nagagawin niya sa buhay natin mga pagbabago, nagagawin niya pananampalataya natin sa Kanya. Kapatid, iniimbitahan kita, manalangin ka ngayon sa Panginoon. Find a perfect place where you can speak to the Lord wholeheartedly. And tell Him kung ano talagang nararamdaman mo. Be honest to Him. Sabihin mo, Lord, dahil nawala ako sa ministry, nawala yung church, lumiit yung pananampalataya ko, and the Lord will understand you. And He will make you understand kung ano yung mga bagay na pinapangako niya sa'yo. God bless you, kapatid. And I hope that in the last days of our life, bago tayo humantong ang ating mga physical na katawan sa mga lugar na yan, that we will die peacefully, confident that we know that we are about to receive something that is beyond our comprehension. A perfect gift. Inihanda niya lang para sa mananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. God bless you and see you this coming Sunday. I'm inviting you to pray, repent to the Lord, and celebrate together with us. God bless you. Relationship ginagabi.